So, gusto mo mag-stream sa Twitch? Oo. Sa Twitch. Yun, panoorin natin yung video natin na to. Kung paano maiseset up yung stream mo sa Twitch. Una sa lahat, para makapag-stream ka sa Twitch, no? Maganda na meron kang broadcasting software na tinatawag. At meron dalawa na popular. Ito yung OBS. At ganyan din ang Streamlabs OBS. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin ngayon ay yung OBS Studio na. Ngayon, pumunta ka sa website nila. Pwede mong i-search siya sa iyong paboritong search engine. Pwede yung Google, no? Tagay mo lang OBS Studio. At kung ano yung pinakauna na lalabas doon, yun ang i-click mo. At ang website link nila is obsproject.com. Makikita mo rin yan sa description sa baba. Ngayon, download mo yung installer. Diyan, sa installer, pwede ka mamili kung ito ba ay Windows, macOS, Linux. Yan ang tatlong pwede mong ma-install na OS para sa iyong software. Ngayon, install mo na yung iyong installer. For example, dahil ako ay gumagamit ng Windows, syempre, pipindutin ko yung Windows. At kapag pinindot mo yun, magsisimula na siya mag-download. At tapos nyan, pindutin mo siya. Uy, 29 na pala. 29 na pala yung OBS Studio. Wow. Ang bilis ah, 29 na siya. So, mamaya update natin yan. Yung ating ano, bakit nag-update yung ating OBS? Andaya ah. So, may panibagong version na pala siya. OBS 29, oh. So, buksan mo yan, yung OBS installer na yan. At mag-prompt yan yung mga installation screen niya. At kung naka-install niyo yung OBS, no, studio, ay sasabihin ng installer sa iyo na saraduhin mo yung lahat ng pwede maka-apekto sa iyong pag-i-install. So, apat, pagka-install mo nyan, buksan mo na ang iyong OBS. So, hindi ganito ang magiging itsura nito kapag bago, sobrang bago mo siya in-install, no? Newly installed yung OBS sa iyong PC, laptop, yung paman ginagamit mo, no? MacBook or something like that. Merong lalabas na isang tool. Ito yung Auto Configuration Wizard. Ganyan yung itsura niya. Meron dyan ang specify daw kung paano mo gagamitin yung iyong program. Yung isa ay optimized for streaming. Sabihin, gagamitin mo lang siya para sa streaming. Ikalawa, optimized for recording. Sabihin, mas gagamitin mo siya yung OBS para sa recording. Pero pwede ka rin mag-stream, no? Pero recording pa rin. Ang pinakapangunahing gagawin mo sa OBS. At pangatlo, kung hindi mo siya gagamitin sa streaming, sa recording, pwede mo rin siyang gamitin sa virtual camera. At pwede nating talakayan yan sa ibang video kung paano mo magagamit naman yung OBS sa virtual camera. Ngayon, dahil streaming ang ating gustong gawin, no, sa Twitch, no, streaming ang gagawin natin. Recording, secondary lang yun. Pwede ka din naman mag-record, no. Pero pangunahin nating settings is streaming. Next mo, yan. Dito, pipili ka kung anong resolution ang gusto mong gamitin. Gusto mong gamitin yung screen resolution mo. Eh, mahina lang tayo, 1080 lang tayo, no? Or baka gusto mo pa mababa, 720, no? Okay lang din.
So yan, yung canvas natin, yung base canvas natin, ito yun. At kung gusto mo, pwede rin mamili ng frame per second or FPS. It's either 60 or 30. Pwede na rin yan. Or 60 is possible. Ngayon, gusto natin pumili ng services, streaming services kung saan tayo mag-stream. At syempre, napili mo yung Twitch. So, pipiliin natin ang Twitch. Ngayon, may dalawa kang option na pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin, hanapin mo yung stream key mo na makikita mo yan sa channel, no? Yung profile sa settings, no? At hindi ko na papakita yan, no? Kasi may maganda at recommended tayong pwede mong gawin. Yung connect mo yung account mo mismo sa OBS, no? So, ipopost lang natin tong video at enter ko lang yung credentials ko. At ayun, pagkatapos mo ma-enter yung credential, no? Mail nakalagay dyan. Prefer hardware encoding? Check mo lang yan, no? Maganda kasi yan. Tapos, estimate mo rin yung bitrate with bandwidth test, no? May take a few minutes, no? So, dito, itetest niya yung iyong bitrate. Kung gaano kalakas yung bandwidth mo, no? At sasabihin niya kung ano yung recommended bitrate mo sa streaming mo sa internet na ginagamit mo. So, pagkatapos niyan, no? Na-connect mo na, no? Siyempre, huwag mo yung disconnect kasi maglalagin ko ulit. So, next mo na, no? At magte-test yan, bandwidth test, no? Yan. So, depende yan kabilis kung gaano kabilis yung internet, no? Yung ating test na yan. So, kung mabilis yan, okay naman, no? Kung hindi, no? Medyo tatagal daw. It may takes few minutes. At yan din, no? Naghahanap din siya kung ano yung server, Twitch server na maganda at sa iyo. So, mukhang malayo tayo, no? Sa Taipei ata ang galakad natin dito. Sana all nakarating ng Taipei. So yan, papakita niya yung testing complete, no? Yung resulta ng iyong configuration, no? So sasabihin niya na yung service na pinili mo ay sa Twitch, no? At yung server is auto. Ibig sabihin kung sino yung pinaka mabilis or malapit na server, yun yung kanyang kukunin. So mataas yung ating video bitrate, no? Ito ay 6,000. At ang pinili niyang streaming encoding is yung iyong video card na NVENC, no? At yun din sa recording encoder, no? At yung recording quality naman niya is high quality. Yung base natin, canvas, ito yun, yung square, is 1080, no? Pero yung lalabas sa atin, lalabas sa stream mo, sa Twitch, is 1080. Yun yung ibig sabihin, no? Output or scale resolution. So, parehas lang siya, 1080. Sumunod is, yung FPS na pinili ng computer is, auto configuration is 60. So, yan yung magiging settings ng iyong stream. Diba? Sobrang ang bilis ng pagsisetup. Apply natin yung settings na to. At pagkatapos nyan, makikita mo yung mga docking system. So, meron dito yung chat mo, no? Yung chat mo dito. Ayan. Pinapakita niya rin yung stream information mo. So, pwede ka na agad dyan mag-setup ng title mo, go live notification, kung ano bang laro, yung lalaroin mo, at mga tags, at language ng iyong stream mo. Kaya, all in one na siya. Hindi ka na magbubukas ng browser, pupunta sa Twitch mo, no? Para
nakita yung mga bagay na yun. At tingnan lang natin saglit yung settings natin para ma-fully upgrade natin yung setup natin. So ito yung stream. Nandito mo pwedeng ma-disconnect or connect ang iyong Twitch account or pumili ng other services. At output, okay na yan. Simple mo lang yan. Pero kung gusto mo na may advanced settings pa yan, no? At madami pa, pwede ka pang i-twitch. Tweak dyan. Ito yung audio, wala ka nang gagalawin dyan. Okay na yan. Ito din yung video, no? Ito yung ibig sabihin ko dito, yung base canvas natin, ito yon. Kung ano yung nakikita nyo sa Twitch, no? Ay, sa Twitch, ha? Sa OBS, at yung output scaled resolution, yan yung lumalabas sa iyong stream. So, pwede mong babaan yan, no? Pwede mong gawing 720, no? Kung gusto mo na mababa, at tsaka ka magkakaroon ng downscale filter kung ano yung magiging itsura niya. At ito, kung gusto mo mapabilis ang iyong buhay, no? Kung gusto mo nang yan, start recording or start streaming, no? Pwede ka magkaroon ng hotkey dyan. At ito ay pwede ka mag-accessibility, no? Kung gusto mo ng iba't ibang kulay dun sa mga audio settings, no? At ito, as is nyo muna lang ito muna, no? At wala ka nang papaguhin dyan. So, okay mo lang yan. Tapos, yan na ang iyong setup sa Twitch. Sa susunod, papakita natin kung paano ka magdadagdag ng scenes, sources para sa iyong streaming. At salamat sa panonood, at kung gusto mo ng marami pang ganito mga video ay subscribe ka sa ating channel. I-share mo na rin ito sa inyong mga inspiring Twitch streamer. And like this page, no? Click na rin ang notification bell para sa more tutorials video tulad nito. At see you guys sa susunod na ating video. Salamat!